Balita sa labas ng bansa, bilang ng nasawi mula sa Tennessee wildfire hindi bababa sa 10. Patuloy ang pagkalap ng impormasyon ng otoridad mula sa malaking apoy na tumupok sa higit 17 acres. Higit 14,000 katao ang napilitan lumikas mula sa kanilang tinitirhan. Samantala, higit 1,000 istruktura ang nasira, habang higit 3,000 customers naman ang nawala ng supply ng kuryente. Ilang araw matapos ang insidente, ang ilang mga residente sa Gatlinburg unti-unti nang nagsisibalikan sa kanilang mga tirahan. Nangako naman ang $1,000 kada buwan bilang tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, isa ang plastic sa mga problema ng lipunan. Ayon sa Ellen MacArthur Foundation, tinatayang more than 5 trillion pieces of plastic ay matatagpuan sa mga karagatan at posibleng by 2050, mas marami ng plastic ang matatagpuan sa dagat kesa sa mga isda. Isang maliit na isla na matatagpuan sa North Pacific Ocean ang tambak ngayon sa basura. Kung gaano kalitang isla, ganoon naman kalaki ang bilang ng mga plastic na natangay ng tides. Maaring mula daw po ito sa China o kaya naman ay sa US. Ayon sa ulat, nasa 8 milyon tonelada ng plastic ang napupunta sa karagatan kada taon. Maaring hindi natin direktang nararamdaman ang epekto nito, ngunit ayon sa mga eksperto, ang mga basura sa dagat ay maaring nakakain na rin ng mga ibon at isda. At ang nakakaalarma po rito, maaring ang ilan ay napupunta rin sa ating mga tiyan. Sa patuloy na paglala ng problema ng plastic, hinihikayat po ang lahat na maging responsable sa paggamit at pag-dispose nito. Huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.